Ako, alam to ni tita, ako ang nagsabi kay tita, ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Kung ano dapat. Pero kasi, matrigger. Squad naman tayo that time. Lahat tayo friends. That's why yeah. Tinawag tayo pero, squad, right? Pero kasi makikitid yung utak ng iba eh. Makikitid kasi yung utak ng iba eh. So, yun. Dilinawin ko lang ha. Guys, ito mukha ko. Ayan. Set pedilin po. Walang ginagaw si Francine. Okay? At hindi na ako magsasalita pa ng marami dahil lang. So lang po namin klaruhin na long life. At yun yung dinadala pa yung family wala. Ko, lalo ang mga bata. Yep. Yeah. Wag niyo po idama yung mga kapatid ni Chin. Pag pinagdadamayin niyo talaga, magigigil. Talaga. Sinipon naman ako. Yung epipak, dadaling ko sa tapat ng bahay niyo. So sana naman po, malino na sa inyong lahat. Napakadala. Ako, nandito lang ako. Nagsabi ako kung pwede ako magsalita. Tinanggap ni Francine. Sinabi ko, walang inado si Chin. Nandito ako para sa kaibigan ko. Okay? Hindi kami nandito para magpasikat kami o sumakay sa mga issue na yun. Wala kami pakialam. Wala kami pakialam. Nandito ako para linisin ang pangalan ng kaibigan ko. Ang pamilya na tumanggap sa akin. Sa ikalawang pagkakataon ho, kung alam nyo lang. Nandito ako para sa kaibigan ko. At siguro, this time, talagang may marinig lang ako. Ay, gagawin. Hindi. Basta yun po. Guys, magmahala na, magpapasko na, magpagubago na. Tama naman. At tagalin niya. Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe. Pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagtetestahan sa social media. Alam niya nahihingi ng sorry si Seth. And yet ganun yung ginawa niya. Wala kayo narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong tumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na duwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag na kayo. Nanihimik ako kasi ayokong dumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanihimik, alam niya yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol because lahat ng sinasabi niyo ay hindi. Ngayon, I am speaking up for my... Hindi niya ako sinugod sa dressing room, but tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang the next few days biglang ang gulo na, ang dami lang sinasabi sa akin ng mga tao. Wala ko nilandi, wala akong inagaw. Malinaw? Screen record nyo, pwede nyo balikan, playback nyo, kasi wala talaga akong inagaw. At kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Seth on cam,
ginagawa lang namin ang trabaho namin. At saka kasi, yung pagpunta niya sa bahay, yun ay para humingi ng tawad. Kasi alam niya, alam nila ni Blythe, actually, wala akong kasalanan. Pumunta sila dun sa bahay para humingi ng sorry. But, si Blythe ay hindi sumama. She was invited, pero hindi siya sumama. Kaya, nagulat ako kasi, bakit ako yung masama? Bakit ako na nga yung nadamay? Ako pa yung naging masama sa kwento. I know is, ako na yung pinagpipiyastahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayo narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag ng gano'n. Ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niyo yan, hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga patol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal namin nanahimik, lalo ako. Respected Blythe. And, of course, nirespeto ko ang love team nila noon.